bakbakan, Ubi Neon and Fnatic game number 3. Jules, ina-expect mo ba na mag-game number 3 to? Kala ko mga 2-0 na nung Fnatic. Kasi ganda ng early eh. Ganda rin first game nila ka. Parang pang 2-0 na. Pero yun nga, medyo na-outdrop yung second game ng Fnatic. Oo, and I do believe na talagang may puso itong mga players ng Ubi Neon. Kasi may tira talaga itong Ubi Neon. May tira, oo. Kasi sa dami ng tournament ang sinasalihan na yun. Yan ang maganda. Pero eto, pasok na tayo. May drop na daw. May drop na kagad. Ayan na nga, meron na nga po tayong drop dito na Ubi Neon banning. Yung kanilang nakaligtas, yung Kunkka. And binan din nila dito yung Dead Prophet. So, I.O. Yung na-open dito kanina, yung I.O. and Keeper of the Light. Sila yung nag-Kotol Ember. Kakaiba to, ha? Kakaiba! Sila yung nag-Kotol Ember. Okay. Napapaisip ang Ubi Neon kung gagawin din ba ng Fnatic na mag-Ember mid door. Ito yung magkasama talaga, Kotol and Ember. Pares din ginagamit ng kanyan. Ni Raven tsaka ni Chiparmel. Oo. So, yun. Medyo magandang opening. Itong pick ng Fnatic. Pero ako gusto ko itong Weaver pick ng Ubi Neon. Weaver kumbaga, na naman ni Mam... Ano to? Ni Abeng, Mampusti Yusuf De Leon. Diba? Mangilog. Mangilog, oo. Oh. Nilabas kanina, napakadami yun na break na smoke. Yung performance siya kanina sobrang ganda compared nung game number 1. Oo, and sa lane-wise, di ba? Ganda rin. Oops, sinamahan mo pa ng Sun King ngayon. So, it's gonna be a Sun King for Enryu. Kung sakali, alam niya na kasi na ano eh, na Kotol Ember to kung sakasakaling makatapat niya sa safe lane 5 eh, no? And Sun King, parang boots din naman kung ikaw ang makakatapat niya. Sandstorm mo lang, no? Kaso pag nasa entry, pwede siya mamatay, ha? Pwede mamatay, oh. Kasi hindi naman maglalagay flame guard yung carry yung ano eh. Searing chain slate lalagay. Oo nga, no? Tanga ko dun, no? Sabay... Yung kasi iniisip ko eh, naka flame guard eh. Matitanggal sa ano yun. Sabay may illuminate, at sakit, no? Kaya nga talaga ako caster na play-by-play. Si Jules ang ano eh. Tama naman kasi, ba't ba kasi gayon? Ba't nga baka maglalagay ng flame guard siyaan pag yan ang katapat mo? Tama! Tsaka ano eh, Keeper of the Light. Talagang slide of a searing chain. Double-double. Kasi ano kasi nakita ko ganun build? Si Nisha. Nisha, okay. Uh-huh. So, speaking of Nisha and Sumail, kumusta yung pagbalik ng role nila? Mid saka ano, carry? Solid sila. Nakita solid, mo, no? Nakita mo naman, 2-0 sila. Okay. Nararamdaman natin na ano na sila, kumbaga comfortable na sila sa unlike last time na yung major na si Nisha pa yung carry, tapos mid si ano, si Sumail. Parang si Sumail kasi hindi maramdaman sa mid eh. Mag-farm ka na lang, yun na lang, kaya gawin niya. Si Nisha na yung bahala, galing ni Nisha mag-mid dati pa eh. Mid talaga si Nisha eh. Mm-hmm. So yan guys, share nyo naman yung live stream natin, parang awa nyo na mga sir. Pero kasi baka naghahapunan na iba dyan, 8:20 na rin. Mga nagdi-dinner. Pwede naman ba, malay nyo na, sa harapan nyo yung TV nyo. Ayun, kita mo naman si Suwan dito, sa kasi ano. Feeling ko ha, kaya... Kasi, eto, Marites lang, balita lang naman sa mundo ng Dota. Aalis yata dapat to si Abeng sa Neon eh. Parang nababalitaan lang na may tendency umalis to eh. Sabi pero feeling ko, wala pa. Gusto niya lang umalis. Kasi nawala ng mga player, di ba? Nakaiba-iba. Pero feeling ko, nag-stay siya. Dahil isa sa reason siguro, may matututunan siya kay Chuan. Kahit naman, kasi ganun eh. Pag may nakapick ang mga legendary player na nag-quit na, tapos magko-coach, marami kang matututunan. Gusto mo yung experience, no? Yung experience kasi na ano nila, isi-share niya sa'yo eh. Mm-hmm. Kumaga yun na lang. Feeling ko lang naman ha, nababalitaan ko lang naman ha. Tapos napaisip ako, ano yung factor para mag-stay si Abeng dito sa team na to? Hindi ko yun. Si Chuan. Baka nilakad yan din. Ay! Pwede rin. Pwede. Diba? Hindi lang naman sa experience. Pwede rin namang... Kasi malay mo, maritang alawan. Dinagdagan ko. Piling mo ba magkano kaya ang... Mahirap eh. Huwag tayo mag-site up. Baka mga controversial tayo sa salary ng mga... Mga 6 digits kaya? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Fifty up. Yan, 50 up. Yeah. Grabe naman mga selduhan. Parang manager ah. Okay. And Hoodwink. Nilapas na naman ng Fnatic. Mukhang 5 na nga talaga itong Kotol. 5 na yung Kotol, Matic. Then, 4 na Hoodwink. Tapos baka, ito, baka mag-taskar na naman sila. Pwede. Pwede rin, no?
or pipick silang ibang disable. So kailangan yung OB niyon, ma-expect na nila na pwedeng maging taskar ano to, hoodwink to. Kailangan yung pipick nilang carry yung hindi mabubugbog nung taskar hoodwink, no? Hmm. So let's see guys, ano yung pipiliin dito ng ano ng OB niyon? Ano ba yung mga carry pa niya no? Ni Asta. Nakita ko puro kasi ganito yung carry talaga nun eh. Ember, Templar. Ito yun, yung Terror Blade kanina. Ay, Otay. Ayan, ay, Otay ni The Sustain. Plus, syempre, yung nauuso ngayon, carry Tiny na naman, no? Lagi na naman itong, ano. Nauuso yung mga dating hero kasi dahil nga doon sa 15 minutes, mabibili mo na yung shard eh. Okay. Yung mga malalakas sa shard, yung mga malalakas na hero. Okay. Dahil sa shard. Hindi naman porkit 15 minutes na shard, eto, pick ko tong hero na to kasi 15 minutes. Hindi naman eh, depende yung shard kung yung hero talaga parang malaki yung impact. Oo, grabe kasi yung timing. Pag nakakuha mo yung unlimited talaga yung hampas-hampas mo. Oo, ano yung 3 grab. Mm-mm. And napakala importante nun na makakuha kagad yung Tiny kagad yung kanyang shard na yon. And eto, ngayong IO Tiny to, magta-taskar ka pa rin ba dito ng 4th pick mo? Ako, parang okay pa rin. Okay. Palag pa rin yan? Depende sa Fnatic, pero kung ano kasi, ako kasi dati kami, wala lang kami pakiram sa pinipick ng kalaban. Kalaban? Kumbaga yung pinipick kung, namin. Yun, kung ano yung malakas kayo. Oo. Yun ang lalaroin nyo. Pwede, pwede, pwede guys. And ito na nga. CK. Uy, CK. Pwedeng carry to ha. Oho. Pwedeng offlane din. Totoo, dahil maganda rin kasama yan ng Keeper of the Light. Chaos Bolt, stun. Tapos banahan mo kagad. Yung isa sa mga problema ni CK yan, yung mana din eh. So, sa tingin ko si Polo na ito eh. CK. Pwede ah, malaki chance. CK, Kotol na to top. Anong team yung nagsisigay sa ano? Galaxy? Tundra. Oh, si Skeeter. Skeeter, Skeeter. Okay, okay. Tundra. Mm, tama, tama. Ang naiisip ko ay Team Spirit. Yun nga pala natalo yung Team Spirit dahil dito sa may CK na tong malupit. Radiant Team Ban. So, ito guys, diba, Medusa Ban. Uh-huh. Yun yung naglaglag eh, di ba? Sa... Boom! Sa lower. Tama, tama. Yung CK Tantra. Ni ano. Oo nga, no. Slow, 6 digits ba allowance ni Juice? Alam ko, ano lang eh. Pang merienda lang niya yata. Pang merienda lang? Pang merienda niya lang yata. Yun. And mukhang carry pa yata ang hinahanap daw dito ng ano. Ng Fnatic. Nagban sila rito ng Medusa, oh. So, ini-expect nila na i-offlane yung CK. Chaos Knight. Tide. So, tigisa. Kung okay. I-carry nyo, di ba? Medusa ang wala. Okay. Anong mid ang maganda para sa ano dito? Sa Neon, yung gumagalaw kasi LC. LC versus Ember. Nakita naman natin, bugbog si Japoy dyan. Bugbog doon eh, di ba? Kanina rin. So, pwedeng sila mag-LC rito. Shard, ay ano mo rin. Press the attack mo yung Tiny. Kasi hindi sila boom eh, na ganun ka paano, pa mag-experiment ng mid eh. Kasi yung sa boom kasi, may tiwala sila sa mid. Mm-hmm. So, kung yung, ano ni Japay request, mataas chance na i-pick. Pwede. Ano kaya? Void? Pwede sila mag-void. Baka mag-leshrak ulit lang to. Leshrak lang ulit to. Maganda agay yung CK sa mga illusion. Kasi isang hatakan lang, no? LC mid. Narinig ka? No. Grabe ko eh. Napredict mo yun? Oo, napredict ko yun. So, kung LC yan, gusto mo na talaga ike... Timber. Timber offlane. Timber mid. offlane, offlane? Offlane. Oh! Unmail na yan. Ay, tatapat pa rin. Pero! Ay, ano? Ano yun? Nakatapat pa rin yung ngayon, Ember kay ano? Ano ay, hindi! Ano? Sanking mid? Ano yun? Hindi ano na, yun? Hindi na lang nila yun, ano? No, LC mid? Nag-ember mid na nga ito eh. Hindi, akala siguro nila mag... Titimber mid. Titimber mid. Mm-hmm. Kaya naman sila, gusto nila na lang na mag-sanking mid, mag at least, ano no? Sunstorm. Nasaiko sila doon. Nakasaikuhan, guys. Nakasaikuhan. Kumbaga okay na eh. Okay na magiging LC versus Ember eh. Pero biglang nakasaikuhan. Ganon din for Fnatic. Sabi nila, hindi, stick natin to mag-Ember mid pa rin tayo. And then jabs with the offlane Timber. Ganda Timber dito, walang masyadong papatay. Oh, pasok. Apat na yung strength. Mamaya pa siya mamatay pag may silver edge tong siguro ng Tiny. Oo.
Tsapag na duel, pwede siya mamatay. Pwede maduel. Oh, maduel. Eh, ang tanong, Vessel, kung sino mag-Vessel dito? Abeng? Abeng, for Jing? Sure. Kailangan? Si Abeng or si Jing? Matagal pag kay Jing eh. Mas matagal kay Abeng, 5 to. Si Abeng. Hindi, kanina ka may Atos Bigay. Ah, sabagay. Diba? Nagiging post-war na type yung ano eh, yung laruan niya. No? Ako, kakatakot to with the Timber last pick, no? Ganda ng last pick na Fnatic. Saan ba tayo nakabit ulit? Fnatic ba tayo? Game number 3? Oh, Fnatic tayo. Oh, Fnatic nga pala tayo. Okay. Mukhang malaki-laki ang chance dito ng Fnatic. Ano ba tayo natin, Direk? Win Fnatic, tsaka... First Blood. Oh, First Blood. Oh, First Blood. Naku, parang may na tayo sa First Blood. Timber? Ano, medyo may na. Kotol. Ember. Naku po. CK. Ay, hindi. Pwede. Pwede, CK. Yung pwede yung CK. Siguro. Pero ayun nga guys, no. Sa mga nakataya dyan, no. Kanina ba kayo rito? Kasi medyo dikit yung bakbakan natin. Game 1, nakita natin. Last ng Fnatic. Game 2, yung bawi ng Neon. And ngayon, game number 3. Sino ba talaga ang nakalamang? And lahat yan. Eh, matuto ngayon natin din sa game number 3. Fnatic vs. OB Neon. Tara na! Pasok na tayo sa mundo ng Dota. And dito, nakakagad. Bakbakan, nakakagad. Shoot 2 ka lang. And Ryu, delikado! Oh! Muntikan lang. Ang hirap pumatay. Mahirap pumatay talaga. Walang kill potential dito. Okay. Bukas sila lahat, oh. First kill nilaga ni Elsie. Oho. Ay, nakita na gano'n. Nag-words doon. Abeng? Ayun lang. Hindi niya kaagad ni normal para to i-de-words. Ayun. Nakuha pa rin nila. Kahit pa paano. Kaso double sentry wards yung nagamit nila ron. No? Imbis na. Okay lang. The word naman yung words ng mid. Mm-hmm. So, ito na nga guys. Sino kaya ang unread? Ember versus Sun King sa gitna. Sa tingin mo? Match lang yan eh. Tingin ko, ako nga, Ember pa ako dyan eh. Ember? Pero maaga yata yung dagger. Well, magkakaanohan lang. Iniisip ko lang kung sino yung mas maga-benefit sa early game ng free farming. Think Sun King na may maagang blink dagger. Diba? Masasetupan niya. Dagger niya mga ilang, mga 12 minutes pa. Ember kasi pwede nang gumalaw ng mga 7 to 8 minutes eh. Yung sa ultimate niya? Oo. Okay. Sabagay, hindi rin naman ito katulad nung DK na pag iniwanan mo sila, mau-push. Oo, yeah, hindi naman eh. Kahit iwan mo, bagal tumik si Ember eh. Oo. I mean, itong si Sun King, babagal mag siya mag-take, di ba? Kahit wala yung Ember sa lane, kahit gumalaw sa ibang mapa. Pero ito yung parang ano eh, oh, sakit. Ito yung winning lane ng ano ng OB Neon sa tingin ko. Yung lane dapat ni Entry. Ang sakit nga nitong press the attack. I mean, overwhelming odds. So, Zhao with itong Keeper of the Light, hindi ko siya nakikita ang gumagamit masyado nito. Pero, siyempre, kahit ano namang hero, ginagamit ni Zhao. Iba-iba pa nga mga sinusupport-support yan. Meanwhile, itong Chief Armel. Okay, maganda yung line dito yung Chief Armel. Hindi, ano kasi nilagyan eh? Nag-third skill to. Bali, nag-frame guard level man matik si Chief Armel. Malugi talaga si Oo nga, hindi siya naglagay ng ano din, Sandstorm. Si Avatar mode, pantanggal sana ng flame guard. Pero okay lang yan, tataas naman yung level niya. Hindi. Ito medyo mahirap pag against Sun King. Kah! Nadenyan pa siya dito. Kumunti ang buhay. Yun ang problema. Wala. Wala akong dala dito. Shoutout ka pala kayo ano dyan. Wala. Hindi ako naglalaman Gcash. Wala. Di na ako naglalagay sa Gcash, delegado. One tap eh. One tap man eh. Di na ako. Kuya Nick, si Kuya Nick dito guys, nagahihiram ng Gcash. Ano ba number mo Kuya Nick? Magka-fire. Ay! Naku po, first blood! Fnatic, easy win. Hindi ka na naman tayo, buti na lang talaga. No? Laging ganyan yung first blood. And alam nyo na, yung first blood natin is brought to us by PhoenixBet.com, promo code natin. Lupon WXC. And siyempre, bet responsibly mga sir, no? Diba? Easy. Oy. Sa top lane, medyo masakit. LC. Ano yung i-build ng LC rito? Ganun pa rin? Dagger?
Ano ba mga pwede niyang i-build? Pwede siya mag-armlet, pwede siya mag-dagger. Kasi yung buboy niya ngayon, soldering. Ayo, armlet na pwede. Pwede. Si, mukhang si Tiny naman yung bubuo dito ng Silver Edge, no? Hindi naman siguro yung ALC yung bubuo ng Silver Edge dito. Si Tiny talaga kay Tiny ba? Tiny yan. Mm-hmm. And Chaos Knight ni Raven dito. Gusto nila lang i-try ang sakit ng damage. Mukhang mamatay! Si Jing! Tumama yata pero ano yun? Hindi. Nakapag-stick. Ayun! Siya pala matay! Aray ko, Seb. Saka medyo mahalas. Isang segundo lang yung stun eh. Diba? Hindi maganda ata dat binitaw. Binitaw agad. Binitaw na lang agad ni Zhao yung kanyang first kill. Pero disconnection notice, guys. Ang nangyayari doon. And sila pa yung namatayan sa may top lane. Muntikan lang itong si Jing. Ganun na naman, no? Muntikan na si Jing. Tapos nabuhay pa. Grabe. Ngayon, lamang na sila sa lane. Ah, nakapag-stick siguro. Nakapag-stick. Nakapag-stick. Tumama naman, nakapag-stick lang. Tumama siguro, pero... Tumama. Nakapag-stick lang si Jing. And kulang yung damage. Kung nag 2 seconds talaga yun, pwedeng... Yun, 2 seconds patay talaga. Namatay. Kaso malas, guys, eh. Ganun talaga, paswerte yan yung stun. Si bumili siya ng ano dito, Orb of Venom. Gusto talaga niyang may pag-arasa dito sa CT. Sasuntokin niya, eh. No? Sasuntok-suntokin niya lang, eh. May potential din naman talaga sila, pero ito, gusto nilang i-try, patayin. Ito si Jing, yun na nga nagpakita, and nandiyan, ito si DJ. Gusto nilang i-salvage yung lane na to, and pahirapan na. Nantuluyan, kaya ba, may stun, 2 seconds, pero out na raw. Uy, nadamay pa yung courier. May pa nakakapat. May guest daw tayo. Sino ang guest namin dito? Salamat sa pagdalaw. Ayun, ang mabuhay ang bagong kasal. Oh. Ito, kayang mag-solo ng Tiny Reed sa may bottom. Hindi, kaso mamaya pag nag-sixtong Timber, kailangan mag-ingat, no? Oh. Shoutout din pa kala kay Rusty David Gablay dyan, guys. Sa mga single po na babae dyan, add nyo lang po, Rusty David Gablay. So, si Jardel lagi na sa top na, no? Uy! Pero na ano? Press the attack, nabuhay! Nahabuli na rin si Raven. Mukhang mataturn na rin pa yata ito ng OB ni Yon. Kaya pa ba? Nilampatayan din si Raven. Buhay. May salve ba? Walang salve. Meron, ayun, meron. Ayun. Meron. May salve naman itong si Zhao. Okay. Pero with the press the attack, nakita natin doon. Kahit ma 4 seconds, 2 seconds, no? Pwedeng tanggal ka agad. pero ang ganda ng start dito ni Chief Armel. Mayaman itong siya. Ember. Mayaman naman sila parehas ng SK. Mm-hmm. Depende lang kung sino yung unang gagalaw. Gagalaw, oo. And shoutout naman sa isa pa sa mga single ngayon. No? Add nyo na lang din daw po. Tom Adrian. Wala pong mangilog. Minsan lang. Yan. Saka doon sa isa pa nating napaka-tikas na lalaki ngayon. Sino? Luigi Maoy David. Yan. Kung ano-ano kasi mga ina-item nyo eh, sabi nga eh. Nagagalit eh. Champion to! Sabi nga, champion to. Diba, at least. Uy, ito na kayo ultimate ni Jobs dito. Mukhang mawala na si Tiny sa lane. Abeng? Mamatay ba? Wala silang detection. Oo, may myself din. Kumukuha siya ng level eh. Siya na lang kukuha ng level dito, hindi na kaya mag-lane ng Tiny, guys. Mahihirapan dito sa may bottom lane yung Tiny. And DJ, nakakaramdam din naman siya nandito si Abeng. Oo, nandiyan talaga. Naamoy niya si Abeng. Hop! Kaya ba niyang patayin? Kapatid eh, Mampusti. Oo, Mampusti. Naamoy si Mampusti. Oo, DJ. Hinahanap niya talaga si Abeng. Matatagpuan ba? Nakita. Pero ang tanong, may enough damage ba si DJ dito? Kailangan niya yan. Ayun na! Timber! Walang Timber chain? Si Jobs, no? Wala. Level 2 yung first skill niya eh. Mm-hmm. Hindi siya naglagay ng Timber chain dito. Marami si Jardel, tala mo. Hindi niya iniiwan. Oo, nakahabol niya lang talaga. Oh, huli! And killing si Bardito kayo, DJ. Kasi, kapatid. And sakto pala, may sentry. May sentry talaga siya. Oo, kitang-kita niya. Amoy na amoy! Parang gati yung Abeng Mampusti Nakuha yung stock nung Fanatic stock na niyo. Nakagaw ni Zhao, no? Kaso, bukang buhay yata niya yung maging kapalit dito. And easy dual damage for Andrew. Si Barmel, kailangan niya mag-ingat.
Radiance oh, nakapag-refill pa ng bote. Sobrang layo nun ah. Abot-abot. Nagsukuchi eh. Oo. Buenas ah. To 8 minutes run. Sa bottom. Sira sakto, buti na lang. Ay! Nakakuha yata. Patay. Oo, oh, and Abeng. Patay si Abeng. Mamamatay si Abeng. Ano yun? Shoutout. Shoutout pala kay Jimwell Peña na ginamit ang ating page. Yan. Jimwell Pacquiao. Yan. Sa ating bagong graphic artist. Yan. Makakulit dito si Sun King. Delegado rito. Ito si Avatar Mode and dominating para dito kay Jardel. DJ sa kanyang no hoodwink. Sabi niya hindi champion yung game number 1 ko. Ganun pa rin yung performance niya ito, ng game number 3. Kumbaga ito lang yung gumagana sa ninyo ngayon yung IOLC. Oo. Ito na lang eh, no? Yung bottom lane tiny, napaalis na sa lane. Yung gitna, nayari din na ilang beses. Uy, and ako po, mahuli pa yata si Enryu dito. Yung gumagana, masisira pa. Aray ko, Seb. 3 lanes. Delegado yun yung TP. Na-cancel. Kaya pa nila pumush dito mas mabilis. Wala yata silang pampush. So, madedepensahan niya. Ito na OB niyon. Grabe ginagawa ng Fnatic. Gamit na gamit sa kanila yung Kotal Ember. Kasi yung Kotal Ember hindi nila ginagamit eh. Sila ina-abuse na habang early. Hindi nagsasama, no? Ito, napapalaban din talaga. And, with this Timber, so I think kaya nilang tankihin yung damage and mag-take down ng tier 1 tower dito sa may middle lane. Hindi, pupunta na siya top. Didedep niya na yun eh. Ah, okay. Kasi may doon, no? Pwede nang tumik kasi yung Neon sa top eh. Okay. So mukhang gano'n na lang. Sasagutin na lang muna rito ng Fnatic or si Jabs. Kung saan man mag-pupush itong OB Neon, yun yung dedepensahan niya. Meanwhile, si Raven ay naiiwang nag-farm. Ayun, walang papatay dito sa Timbers, no? Kaya niyang lane-an yan eh. Mm-hmm. Unless siguro pumunta yung Sun King na mag-EP yun. Pwede, yun. All-in nila. Dual EP. Kaso, kita mo naman, no? Jabs. Uh-oh, nakakuha ni Abeng dito yung double damage. And inahabol siya rito ni Chief Armel. Alam niya na nandito itong si Abeng. And amoy na naman po nila yan. Thus, magagamit and isang slight of fist lang. Nakuha mo man yung double damage. Buhay mo naman yung magiging kapalit. Worth it ba? Hindi worth it yan. Mm-hmm. Baba level siya, 5 pa rin siya. Uh-huh. Weaver, ha? Tama. And another kill for Ember na naman. Naku, hindi matatakot yan. Si kahit mag-press di attack sa harap yan. Talawanan ka ng Timbers, no? Radiant's bottom tower. Aray ko, Seb. Okay. Yung SK talaga kailangan nila yung dagger ng SK. Doon sila makakabawi eh. Totoo. Eh, nang mahirap eh. Ang tanong, nabuo niya, nabili niya ba agad yun? Kasi nakikita natin, network niya. Napupush out siya sa may ano. Ay, baka may iba kasi siyang binili. And ito, naku po, nadasan pa siya rito. The sharpshooter by DJ. Muntikan na. Buti na relocate out din siya. Pero hindi rin yata talaga enough yung damage doon. And yung hahabol niya din si Jao. Gusto niya i-duel. Hindi aabot. And makakatakas. Fnatic forcing out yung mga heroes dito sa may middle lane. OB Neo naman. Mahuhuli pa natin siya, Bay. Kahit with the press the attack, wala siyang time-lapse dito. Pero the stun, epicenter, late kinasa. And ako po, dual damage. Hindi enough yun. Sila pa yung mamamatayan yata rito. Henry will fall. Pagkahabol pa kayo dito, Fnatic. Hindi kagad kinasa yung EP, no? Nag-hesitate. Nakancel. Nasiring chain. I mean, doon sa may ano pa lang, sa may stun EP, hindi siya nag-stun EP. Kaya yata na ano rin siya, na bushwhack din siya. And two heroes downside ng OB Neon. Fnatic looking good dito sa game number 3 natin. And another smoke, ipapap nila rito. Aggression, dire-direcho for Fnatic. Pero tandaan natin guys, kahit ng game number 2, ganun din to ha. Lamang yung ano doon. Lamang yung Fnatic doon, pero isang ano lang. Isang lugi sila lang. Hero eh. Ito naman. Ito kahit malugi sila, okay lang. Okay kasi lang. Malaki hero nila eh. Kailangan mo i-contest to. Napakadami niyan. And Jabs. Wala silang walang sagot dito eh. Oh, grabe yung last pick. Mukhang last pick wins game ah. Kanina last pick hoodwink. Nasolusyon na ng ano. Yung last pick kanina naman na... Ano yung last pick nila doon?
Last week ba kanina yung ano? Yung Neon ng Game 2. Ano ba yung last week nila? Hindi ko matandaan. Ano ba yung last week nila ron? Lesrak. Ah, Lesrak. Oh, na-adjust nila yung lineup nila. So, naku-waste stock ha? Yung stock. Grabe si Chiparmel, oh. Arcane Plus. O, yun oh. Double na yun oh. Theory Chain. Slide of Fist. Ito yung gobo dapat ginawa nila. Ito yung talagang dapat makikita natin nung game 1 na hindi game ginawa one, no? Ng Neon. Oo. Uh-huh. Yung lagi magkasama yung Kotal Ember. Eh, dyan talaga yun eh. Ito talaga yung kung bakit yung pinikin eh. Uy! Alam na ni DJ na i-relocate. Oh, hindi niya lang nahuli yung Ayo eh. Hindi na umabot. Oo, pero spotted ba? Ayun eh, spotted. So, mukhang mahuli yata yan eh, Asta. Ahabulin niya yun dito sa may bottom lane. Hop, naispatan na sa may kabila. Yun nga lang hindi nila maabutan at makakapag-TP out. Itong si Asta. And nabuhay din si Jing doon sa may top lane dahil sinama niya para si Enryu. Alam niyo na kulang doon yung Fnatic. Kaya lalaban sila. Jules, ano na dapat gawin dito ng Obinion ngayon? Kailangan magamit na talaga nila yung... Wala pa pala. Grabe, sobrang hirap ni ano Avatar mode. Uy, yun lang. Hindi nakasuot ng avatar mode. Grabe kasi yung hindi mo siya bugbog kaya may labugbog siya kasi pinupunta na siya sa mid eh. Siya yung nagde-dep. Siya yung nagdudusa doon sa... Sumobra sa ano, overthinking guys. Doon na mag-mimid ano. Kimber. And okay. Ito naman, mahuli naman niya si Asta. Oh my god. Yung kanilang carry player dito, DJ. Yung kinasanay rin yung kanyang ultimate dito, kanya-kanyang take na muna. Si Pero si Jumpstay yung bahala dyan. Epicenter, pumasok. Okay, mamamatay din si Jing. And na-duel pa rito si Chip Armel. Mamamatay po siya dyan. And ito na yung sinasabi natin. Opo, boy! Na-stun pa. Ito si Jabs. Oo, yun nga lang namatay dito yung Sun King. Mabuhay pa si Jabs. Buhay pa rin. Eh, nakapag, ano pa, Shagram pa. Patay pa si Henry. Yun, mega kill para dito kay DJ. Three heroes downside ng OB ni yun. What a turnaround kami po, Fnatic. Pero okay lang, napatay naman nila yung ano doon. Ember. Mm-hmm. Pero yun nga, hindi nila mapatay yung ano eh. Timber, no? Timber eh. Kailangan talaga ng Bezel. Siguro kahit Silverage agad talaga dapat ito. Silverage na lang yung Tiny agad. Echo Saber, Silverage, no? Kaso BKB rin yata, kailangan niya yata ang BKB eh. Echo Saber, BKB, pwede eh. Kailangan din niya. Shard. Tingnan mo mag-shard muna siya. Pa, oo. Oh, napakadaming kailangan item. Damage empowers me. Again, shoutout sa mga nanonood dyan. Sa mga tropa nating YouTube and Facebook. Uy, mahuli nila. Ay, hindi tumama. Oh my god. Huli yung Tiny rito. Oh, kaya ba nila patayin to? Searing Chain. Inuunti-unti nila yan. Slide of Fist by Chippermel. Pero alam nila, nandito na yung backup ng Tiny. Kaya naman mag-back out na lang dito yung Fnatic. And Draven. Crips lang ang kalaban. Hindi pa natin siya nararamdaman, no? Hindi pa. Simula kanina. Oo, patuloy lang yung pag-farm niya dito. Si XK? Okay, nag-smoke sila. Kita! Kita ba sila? Hindi sila. Sa kabila? Hindi ba kita doon sa may ano na yun? So bagay hindi. Ito, nagpakita si Asta rin sa may top lane. So, maging kampante yung Fnatic doon sa may bottom. Pwedeng may mahuli ron. Wala. Pero hindi. Pumunta ulit sa may gitna. Sa may gitna manggagaling yung ano, OB niyo, no? Walang nangyari sa smoke nila. Wala, pero alam din nila na nakasod. Yung kalaban nata eh. Mm-hmm. Ang hirap ng SK, parang di siya may... Ay, nagsaano kagad, Jim, kagad? Chip Armel? Oo, ano ka, Jim. Pero risky yan, pwede mo naglag sa kanya pag na-duel siya. Pwede eh. Walang dagger pa yung Legion, pero meron siyang blade mail. Itong si Abeng, pinipilit niya yung kanyang vessel. Yan yung pang sagot nila sa may Timber Zoom muna. Habang walang Silverage yung Tiny. Kaso, palotus na. Isang mabilisan niya. Ay no, palotus na oh. 200 na lang. Radiant's top tower. May sagot agad doon sa may problema. Oh my god. Hindi pa buo yung ano mo. Bezel. Buo na yung lotus. Oo. Uh-huh. And oy, nahuli, nakita. Naku po, delegado rito. Henry, you again. Nagawa mo dyan, Enryu. Mahuli ata yung Ayo. Nakawa si Jing din. Matadali ng slide of the Searing Chain. Sabay, hatak dito ni Raven. Patay, 2 hits. Hindi na nitinignan ni Chip Armel. Kumbaga, alley-oop kay Raven yun.
Sobrang yaman ni Jebs din. Meron na siyang Lotus. Mm-hmm. So, hindi nagagana yung ano, earn nila. Yung Vessel, wala ko, na. So, tingin ko hindi na itutuloy ni Abeng yun eh. Parang sobrang useless na pag tinuloy pa. Ano yung pwede niyang i-build na lang doon? Pwede siya mag-Ugs ngayon, yung pinaka-the best. O kaya mag-Solar Crest siya. Solar Crest, oh. Sa tingin ko, Solar Crest ang pwede. Makatulong. Ay, pwede mo bang hintayin yung ano? Lotus Orb magamit muna saka mo lagyan nun? Hindi. Talaga malalagyan eh, no? Hindi, mawala eh. Hirap eh, mawala talaga eh. Sa hindi naman niya gagamitin agad-agad yun. Siguradong yun lang ang purpose nun. Magtanggal ng urn. O lang Vessel. Andes, may stun. Maraming disable yun. Radiance Courier has been killed. Hindi na magising itong si Jabs, no? Pero ito na nga, may Vessel pa rin. Tinuloy pa rin niya, Beng. Tinuloy pa rin niya? Oo. Sabi niya naman, kung mag Lotus Orb ka sa ibang hero, sabi niya gagamitin. Sa kayo ko gagamitin. Pero kung gamitin sa sarili mo yan, gagamitin ko kayo yan. CK. Pwede naman. Kado, bigibili yung CK ata eh. Yun lang. Wala pa rin pagagamitin talaga. Mga support. Tede. Nahuli nga po rito si Jao. Pero hindi na naman inapihan. Kaya pa rin yatang patayin, dapat inapihan na talaga. Hindi na tumagal ang labanan. And Ching pa yung delegado rito, patay itong IO. And oh my god, Abeng, tinatry niya pa rin habulin ito si Jao. Pero sa may likuran, si Andrew yung delegado. Andrew will fall. Si Jao, naglalaban si Jao tsaka si Abeng. Si Jao tsaka si Abeng. Nagbabakbakan yung dalawa sa may likuran. Naku po, walang... Ang problema pala din nung Vessel, wala pang laman. Wala kang laman. Wala kang mapatay. Bakit kasi hindi na lang inipihan na kagal si Jao dun? Yun na yun eh. Makapatay kayo ng isa, okay na muna. Oo, out lang. Pagkapatay sa atis, nagamit yung epi, nagkalaman yung Vessel. Nagkalaman yung Vessel, pwede reset. Eh ngayon, wala. Disaster, sila yung naubos. Aray ko, Seth. Diba baka kasi ina-expect niya mayroong ano, follow-up siya. Baka kala nila patay na. Follow-up naman daw siya. Kaso with the lineup na meron yung OB niyon, sino mag-follow-up sa kanya yan? Wala naman yata maling dagger yung Tiny. Yun, pirata best gawin ni Tiny. Mag-ano muna siya, Dagger Silver Edge. Dagger Silver Edge. Wala, no choice eh. Kailangan niyang mag-initiate. Kailangan ito dumang. Dagger na. Ito yung dagger na, yung LC. Yan, pwede kay Andrew manggaling muna yung mga lahat ng galaw tsaka damage. Mm-hmm. Siya yung mauna. Kaso si Chip Armel going for Lincoln na rin. And a smoke. For the side of Fnatic. Yun lang papatay kay Chip Armel eh. Duel lang eh. Duel lang, no? Lincoln lang talaga. Buhay na. And almost Aghanim Scepter na rin ito si DJ. Kaya naman on Timber Saw. So, ito nga, Silver Edge, yung next item dito, or Lotus Orb, Shadow Blade muna, for Tiny. 9K na po yung kalamangan dito ng Fnatic. Oop, ito na naman, mag-initiate na naman din si Chip Armel, mahabol niya itong si Abeng, pero di tatama yung kanyang side to play si Rinchain, ayun na, yung pangalawa. And Abeng, with the ultimate out, boom! Patay. Grabe mag-dive yung Fnatic eh, no? Oo, dive kung dive. Wala rin talagang ka-counter sa kanila eh. May tinapatay sa ano? 15 kills ba yun? Oo, 15 kills. Wala lang. Easy win. Ay, Roshan. Ay, oo. Okay. Mamaya pa. Mamaya. Oh. Sure na yung Roshan natin dyan. Eh, baka matapos na hindi nag-Roshan. Mahirap yan. Ayoy! The ultimate. Oy. Pero na-duel. Si Chip Armel. Ito na nga yung kinakatakutan niya. Ay, nabuhay! Nabuhay! One hit. Grabe. One hit na lang! Nabuhay pa si Chip Armel! Kamot ulo kahit hindi makita for the side of OB niyon! Lahat ng kamalasan naranasan na nila! Yun eh, patang pagkuha nila yung gem eh. Pag nakuha nila yung gem, magandang impact kasi maubusan ng vision tong Fnatic eh. Oo, kahit pa paano, no, yung map control eh. Medyo mabalik sa kanila yung Tiny makapag pre-initiate coming from Shadow Blade. Pero with the gem na naman, wala. Mukhang kung saan naman sila mapupunta rito. Blind spot na naman ang kanilang mapa. Dun sa kabila, ayun, dun kayo mag-farm sa taas. Yaman ni Raven pala. Kasi di pala natin siya masyadong ramdam ngayon eh. Parang wala pa masyadong action si Raven eh. Pero siya pinakamayaman dito, talagang puro farm lang. Tiny naman dito ni Asta. Patuloy lang yung pagka-farm.
Igagapang ko to, sabi niya, wag kayong mag-alala. Tiny is the best carry. Uy, naka-ilis si Henry, ha? Uy, alam! Alam! Oh. Henry, saan ka pupunta? Op, op, sa may kabila. Ay, nakita, oh, pero hindi enough yung vision na yon para mabigay ni Raven yung kanyang stun. Grabe makaramdam si Chief Armel dun, ha? Ang random slate lang nga siya, o alam niya talaga? Sa tingin ko, alam niya eh. Posibleng nag-random ano siya dun, slate eh. Naramdaman niya yun. Oh, wala, wala. Si Deepa Silverage to. Kailangan muna niya na Silverage before niyang mapatay siguro yung ano dun. Oh, try. Wala, di nila try yan. Nahirap, mahirap yun. Epi-duel, pwede. Dive are scanning. Si Jobs talaga hindi matatakot to sa mag ano. Yaman niya kasi. Mag-split, no? Ang kailangan kasi ng Timber pag hindi nag-snowball na early, wala siyang kwenta. Kasi andali niya patayin. Ngayon mayaman siyang Timber. So, kailangan mga 4 heroes. Tatry niyo. Tatry niyo na. Kaso wala lang mga imbecil ni Weaver, ha? So, si Jobs yung mga una. Uy, ang gepi na! Gusto talaga nilang ngay duel! At ayan na nga, mapapatay pa nila doon na isang mabilisan na yun na namatay! Ito si Jobs, ito na yata yung inihintay ng OB niyo, pero ako po! Wasak! Si Enrio dito, nagalit na si Raven, sumama na sa gera, pero Chief Armel will fall! Double kill para dito kay Yasta! May pag-asa pa! Maganda pa to! Sumasakit pa yung Tiny. Oo, and sumakto rin, nakaligtas ha! Oh, yun lang! Mahuhuli rin! Etong si Abeng. Pero kahit pa paano, napabahibak din si Jabs, ha? Wala pa rin laman yung bezel niya. Ayun, oo. Oh, wala na naman pala laman. Hindi pala nakakuha ng laman ng yung bezel dito. Hindi kasi siya, lumalis siya eh. Siya yung nag-check kay ano, DJ. Jandel, oh, kailangan niya yung i-check talaga yun. Ang daming ginagawa ng hoodwink eh. Pero nakita natin yung damage siya. Pamapasok dito. Hindi pwede maging matapang ng sobra-sobra si Jabs. Kaya siyang i-burst. Glimmer Cape, I think, kailangan for the side of Fnatic. Yung Epi, dumadami wala sa todo pa, eh. Hindi, maganda ata may mga yules eh. Kasi kailangan may yules lang yung LC o kaya yung Tiny. Oo, oh, habang naka-duel, no? Tama. Wala pa naman mga BKB eh. Mm-hmm. So, hindi pwede maging kampante yung Fnatic. Nakita natin yung kill potential ng OB Neon doon. And with that, Tiny vs. CK. Kaya eh, no? Kaya ng Tiny. Parehas. Match lang. Match lang? Match lang yan. Yung Tiny CK na yan. Depende na lang siguro talaga kung... Feeling ko pag yung AC sa Tanic ng, ano, ng Tiny, hindi siya kayang i-burst down ng CK. Magkaka... Ano talaga to? Magkakasuntukan talaga to. Siguro pag nakapanta, pwede. Pero yun nga. Kailangan siguro din maubos ni Tiny yung pantasan dito nito si Raven. Pero sabi ng Fnatic, nakabet yata tayo sa first Roshan. Okay. Kukunin na muna natin to. And hindi magandang trade to ha. Tier 1 tower lang sa may bottom. Kapalit, Age of the Immortal. Sakit sa ulo yan. Panalo na yung dalawang bet natin. Oo. And Age of the Immortal, makakukuha rito ni Raven. Ganda ng bakbaka natin. Gusto nilang unahan kagad yung 4 seconds stun. Pero meron ditong press the attack. Asta, mabubuhay pa with the relocate. Hindi nila tinira yung IO. Ba't ayaw nila i-go yung IO kanina pa? Yun para lang. Para sa akin ayaw nilang i-go. Alay na ba to? Puputulin niya ba yan? Puputulin niya yan. Puputulin na nga niya yan. Kala ko isasama niya pa eh. Kung si Polo tinalo niya yung IO, patay yun eh. Mm. Magkatabi kasi IO Tiny. Kaso ko feeling niya gusto niya ma-burst yung Tiny pero hindi. Oo. Wala pa rin laman yung bezel ni ano dito ah. Kalungkutan yan ah. Kalungkutan talaga. Parang 10 minutes na walang laman yung bezel dito. Mahirap yun kasi pag binili mo tapos hindi nagkakaroon. Hindi kayo hindi kayo labang. Yan yung mahirap pag hindi kayo labang eh. Hindi nagkakaroon ng laman minsan talaga yan eh. And ako, mauhuli pa yata siya rito. DJ, amoy na amoy ang kanyang kapatid. Abeng Mampusti. Hindi na hulaan! Hindi na hulaan! Buying time! Farm, Tiny. Kailangan pala na ng more items sa Tiny. Silverage! Sa Tanic Kira siguro? Mm-hmm. Pwede pang manalo tong OB niyon pag nagkataon. From Blaze to Inferno. Pero may Aegis ha, pwede silang humigh ground siguro, mag-trace sila high ground. Mm-hmm.
And Radiant's top tower is under attack. Pero grabe open niyon, kahit pa paano. Ang lalabas ganun, nila. Oo, ganun ka-disaster. Nakakaano pa, nakakapalagpa, no? Kahit lugi sila sobra. Grabe rin tayo, kanilang area. Hindi, parang hindi na-outfarm din. Nagkaka-item din. Nagkaka-item. Nagkaka-item ito si Asta. Pangalawin hindi siya na lalayo sa... Kahit may pressure, timberman yan, emberman yan. Farm pa rin kung farm. Or dahil talaga nasa save siya ni Jing. Lagi din nasa save, hindi na mamatay eh. May tendency na siya mamatay pero nasa save pa nung ayo eh. So, ito. Makakakuha pa kaya ito ng trick pero mabilis to. Wait, teka lang. Kailangan mo depth yan, boss. Boss, sige ito, boss. Sige ito, boss. Mukhang bibigay yata ng third tower. Kapalit yung tier 2 tower dun sa may bottom lane. Pero ang tanong, titiisin nyo ba to na hindi dumipensa? Hindi talaga. Detrade lang nila? Oh. Ayun, nahuli. Yung tiny. And ako po, Asta with a BKB. Gusto nyo lumaban. Oh, pinapalo-palo pero relocate out lang. Hindi ko alam kung ano yung point nila. Nabasagan sila ng tore. Hindi, okay lang. Tore lang naman. Oo, oh, at least hindi ano, no? Ay! Binalik nila? Ano yun? What? Ha? Jus! Ano yun? Hindi nila naputol. What? Ano yun? Guys, hindi natin... Guys, minsan yung mga kabit kasi, kailangan yung iwasan yan. Hindi katulad ni Eric, di ba? Ay, sorry. Yung mga kabit na ganyan, nakakabit! Nakabitan? Ang dami mong beses sinave! Crucial na crucial pa yung... Facepalm talaga sa mga nagbet sa Neon. Kumakamak na eh, tapos... Kumakamak na eh, pwede na eh! Ay, nahuli pa si Avatar Bone! Nako mo! Disaster! Disaster sobra yung nangyari sa Neon. Sa tingin ko, hindi niya alam na naka-relocate siya. Nababalik siya dun. Siguro kinabit pa rin niya o nakalimutan niya Nakita ko sa yung attempt nila eh. Ang attempt nila dun is itutos ni Tiny. Kay Santi kaya lumapit sila eh. Tinos niya eh. Kaso nakalimutan talaga tanggalin ni Ayo yung ano niya. Yung relocate tether? Niya. Oo, yung tether niya. Ang dami nila. Feeling ko, iniisip nila na baka pwede yung ano. Ah, yung bug na to. Dati na to. Ito tos yung IO. Pag, di ba, sa ere, di ba? Pag nasa ere, tapos bumalik doon, tapos babalik dito. Kaso hindi niya natanggal yung tether. Oo, hindi niya natanggal siguro. Oo, ang safety doon is tanggalin mo talaga yung tether. Naku, the misplay coming from Ubi Neon. Causing them... na maipit sa game number 3 natin. Daw. Hindi walang benta rito, guys. DPC to, guys. So, hindi... Nagkamali lang, guys. Kamali lang. Oh, hindi kayo naman, eh. Ganun talaga. Minsan nagkakamali. Lalo na ganito kataas yung pressure talaga, ng laro. Mayroon diba? Talaga pag hindi mo binitawin yung kabit. Ganun mangyayari sa'yo. Disgrasya. Yung mga kabit nyo dyan, guys. Bitaw-batawan nyo at nakaka... Ano yan? Alam nyo na, ha? Nagulat ako eh, kala ko lalaban sila ni ba? Ayun nga eh, bakit nga po napunta dun eh? Diba? Alam nga naman, hindi talaga, hindi lang natanggal yung tether dun siguro. Ang dami kasing galaw, nakita ko rin eh, nagdikita na eh, itotos. Feeling ko yun yung itotry nila. Oh. Yung magtotos sa ere. Biglang mag-erol ko ito, may babagsak. Yun yung nagkos sa kanila, nang medyo nahirapan. Makamak na sila eh. Pwede natin tingnan siguro mamaya yan. Replay na lang natin, wala eh. Na mis-execute lang, totoo. Oh, Asta, trying his best. Sakit, oh. Para talaga, uy, pumalag, gusto nilang bitawan. Bigyan, kaso hindi, nakapagano eh. Nakapag-lotus. Lotus, and ako si Andrew. Yung madadali rito, pero buying time at least daw. Hinahanap pa nila rito, relocate, okay. Ito, baka naman magulit pa, Jules. Wala na, mo. Binitawan yung kabit. Okay, binitawan. Yan dapat, guys, ang gagawin nyo talaga. Bitawan nyo yung kabit bago kayo bumalik, di ba? Hindi yung babalik kayo, tapos meron pa palang kayong kabit. Disgrasya yun. Disgrasya yun. Ang nangyari. Away na naman yun. Ito, nangungulit ka pa, babeng, ha? Pero sinabi niya, inuubos ko lang yung creeps. Isiga lang, boss. Akin yung creeps, bahala ka dyan sa buhay mo.
Di sila nakapag-push kahit pa paano. Laging may flow ng clips ng ganun. Si kabila, si Asta, top lane, nandun si Abeng. May medyo mahirap siya patayin, may SB kasi siya eh. No, mm-hmm. Hindi niya binuo yung silver edge ha. Mag-big item siya. Okay lang din, nag-kiras siya agad, BKB. Mm-hmm. Going for satanic siya. Totoo? Ang tanong eh, paano masusolusyonan ng Fnatic yung ginagawa rito ng OB ni Yon? Kasi laging ganyan, may isang lane mapupush out. Tapos hindi nila mahuli yung Weaver. Pag hinabol kasi nila, madedrace sila. Maganda siguro. Lalabas na yung Rush sila. Rush muna. Tapos high ground na sila. Pilitin na nila. Pilitin na nila, no? Ito yung mga bagay na dapat pinipilit na. Mahirap pag tumatagal to. Tiny pa rin to. Kita mo naman yung network ng Tiny. Hmm. Kahit pa paano, almost the same na sila dito ni Bolo. And almost, ano na rin siya. Silver Edge. Uh-oh, mahuli nga lang. Mapuporce yata yung BKB rito nito si Asta. Pwede rin lumaban. BKB, TP out muna. Oh my God. Tinitipid niya muna. Oh. BKB, TP out. Kasamuntikan na nalit yata yung ano dun. Pagkaka-dust. Okay, nabuhay pa. Akala ko muntikan na siya dun. Crucial yun ha. Yung mga ganun. Konti na lang. Uh-oh. Huli. Patay. Patay siya. Bing. Isang mabilisan lang. Nga mo di ba nung IO eh, ang daming item, kaso pag natalunan si Iggy, patay. O eh, ember eh. Yan na, natalunan no? Eh no, pag na ganyan, patay na. Oh, nawawala agad. Ano yun? Ghost after? Oh my God, dito na, 14 kinip yung kalaman ng Fnatic, hindi na nila inintay yung Roshan dito, pero Epicenter, gumawa lang sarili moves, para dance move, napatay naman din si Chiparmel, pero may buyback yan, and Asta Delegado, wala siyang BKB, patay yung Tiny, ubos yata yung OB niyon dito, may buyback naman yung Tiny, pwede na siya mag-buyback ngayon mga sir, napabuyback na lang si Chiparmel nga. And ito, Tos, ginamit. Tingnan natin, si Avatar Mode, umistan. Kaya ba nila patayin nito si Jobs? Kaya napay mo kanilang magiging damage. Ayun, napatay nila si Parme, kailangan niya mag-ingat. Nakabayback lang, pero 3 mas boost back by DJ, the savior of Fnatic. Double kill para dito kay Parme, napabayback na rin. Ito si Avatar Mode, pati ito si Abeng. Tingnan natin, round number 3, pero Jobs. Yung nabigyan doon in 100 seconds down. Eton si Timber So at ngayong may Roshan Jules. Mukhang mapupunta pa to sa may ano, OB niyon, hindi nila hinintay yung Roshan. De, alam niya na pupunta, alam niya yan. Alam ng Fnatic yan. Kailangan nila pumunta diyan. Kokontest sila yan. Oo, kailangan. Lahat sila wala lang buyback eh. Pag nakuha kasi ng OB niyon yan, may chance sila matalo. Wala sila unang buyback yung Ember. Uh-huh. And maganda to for Tiny. Tama na, pagpapalo dyan sa may neutral creeps. Pwede kayong pumasok sa may Roshan. Pero Fnatic, desidido rin silang ipagtanggol or kunin. I-try na i-challenge itong pag-Roshan. Pero binibait lang yata ng OB niya. Ang tagal nilang binalatan to mga sir. Nag-sentry wards lang pala para sigurado daw in Aegis of the Immortal. Kailangan na kailangan ni Asta yan. Nag-buyback siya dyan. Pero Chief Armel spotting. Eton si Tiny. Ang ganda naman nun. Grabe naman yung pagkaka-blinding ano nun. Light dito nitong si Zhao. And Asta. Konti na lang buhay dito ng Roshan. Naku po, na-bushwack na naman in Aegis of the Immortal. Sino makakatapot? Si Asta pa din, mga sir. And John Mel, patay. Chief Armel, Delegado rito. Kakabayback lang ni Chief Armel, ha. May na-duel din sa may likuran. Ito si Raven. Raven, Delegado. Raven will fall. Oh my God, OB Neon is doing it. Kaya pa yata nila. Mukhang matutuloy na rin pa dito. And double kill pa dito kay Astra. Hindi nila nakuha. Isipin mo, dalawa na yung nag-contest kay Tiny. Napa-atras na rin eh. Oh, natulak pero napo kumpleto Ricardo yung ano. Dito matatalo yung Fnatic kasi nagbabaybakan sila. What the? Ha, buong game kayo lamang. Oh my God. Let's see ano gagawin dito ng Fnatic. Mapapabayback yata itong si Raven kung gusto man lang nila i-contesto. BKB by Chiparmel.
Isang mabilis to by Asta. Mabilis nasa kanya rin yung Aegis of the Immortal. Ubi niyon. Kumakatok na. Diretso yata. Oh, Chipperbell. Nakakabalas tos. Tatlong best yan. Ay! Munti ka na siya mamatay ron. Napabuyback si Raven. Tumatakbo na dito yung Ubi niyon. Pero nakakuha nila yung kalang gusto. Diyos! Na-force nila yung buyback. Na-take pa nila yung mid. Tapos may Aegis pa naman. Pwede pa silang gumaw. Pero 1 minute na lang eh. Siguro yung tinanong nila yung buyback ni Tiny. Pero, sobrang pangit. Para sa side ng Fnatic, ang pangit na nangyari sa kanila dahil doon sa baba. Pininit nila lumaban. Pinilit na, no? Wala silang timer na Roshan? Hindi, meron. Kanina 20 seconds na lang eh. Kaya nga, oh. Imposible yung... Meron. Meron siguro yan. Yan. Hindi lang na-communicate. Buka ano lang, talagang decidido na silang all in, no? Oo. Oh. Na push at ngayon with that risky moves Fnatic, delikado pa sila at walang yana yung hampas dito ng Tiny. I think ano na rin to Silver Edge critical mo, no? Oh. Ayun, no? Ano na kaya critical yan pag ganyan, di ba? Di, siguro ko Satanic. Satanic, ayun, Satanic sabi binig siguro. Ito, maganda ba ito? Maganda ba itong gagawin ng Fnatic na to? Kailangan nila maunahan eh. Pero aware naman yung Obi niyon na scan din. Na-scan na mama. Oh my god, nakakatakot to for both teams. Hindi, mas yung pressure ngayon nasa ano na, Fnatic. Wala oo na sa Neon. DJ Parmel, pwede matatlong tos to ha. Kasi alam na Neon na... Uy, kita na si DJ! Naka-gem ba si DJ? Wala. Grabe yung bakbakan naman natin. Sino mag-expect na biglang ganito yung tempo ng laro? Sobrang ano na, kumbaga kinakaba na yung mga nakayolo sa Neon ngayon. Nagdadasal na sila. Na. Lahat ng santo. No? Lahat hindi, ng santo. Time 7? Oo. Reverse wave. Sabi ko sa'yo, dun tayo eh. Yolo. Kung yung molo ko, 500 mo, magkano? Magkano rin yun? 1K mo. 7 ano? 7 pa na ba yan? Times na? 7.5? 30. Ah, 30, no? Oo, oh, 7.30. Grabe yun. Di pa tapos. Di lamang pa rin naman yung Fnatic dito daw ng 7K sa network. Pero, objective, and yung punto ng laro na ganito na, kaya nang i-burst daw yung Timbers. So, ito na sinasabi natin, may enough damage na sila. Hindi na natin nararamdaman. Hindi na takot. Hindi na takot para kay Timber eh. Oho. Uh-huh. Pero siyempre, nalulungkot na rin yung mga bumit sa Fnatic. Ay, siyempre naman. Lamang na eh. Kung natutuwa yung sani yun, nalulungkot naman sa pakanina. Sabi, siyempre ako. Ayun ako po, baka masisi na tayo rito, Joyce. Wala, ano lang po kami rito ha. Kung ano yung mga nakikita natin. Sinasabi lang po namin ha. Alam nyo na guys ha, Jules and Alu po, ang nagkakas ngayon dito, wala po kami kinalaman dyan. Basta po tayo, nanonood lang. Napakagandang bakbakan na ito. Satanic nga, binuunong Tiny. Tama-tama sinabi mo, Jules. Yan ang kailangan niya, no? Kailangan niya yun eh. Pam-debuff din kasi ng mga skill. Okay. Yung, lalo na yung ano yata ni Team Verso. Yung Willing Death, di ba? Mayroong minus ano yun eh. Attribute yun eh. Pidutin mo lang sa Satanic. Puno na buhay mo dyan. Tanggal pa yun. Ganyan, paano high ground tong... Hindi, kaya nila. Kung tutusin at nga... Ito, kaya mag-high ground ito ng OB niyon. Oh. Yung Fnatic ang nakakatakot. Paano sila de-depensa rito? Kailangan na marap yata ni Jabs. Kaso, hindi na pwedeng gawin yung mga ginagawa niyang walang pakialam eh. Kailangan ata niya Aeondis eh. Wala siyang Aeondis eh. Si Jabs? Oo, si Jabs. Kailangan niya Aeondis. Timber? Okay. Wala ko naman nalipire yung kabila. So, hindi siya talaga mababurst eh. Mm-hmm. Pwede. Kaso takot, no? Takot din yung OB niyon, no? Hindi, wala kasi... Sayang yung Aegis! Kasi ang... At pagkatalo, pag na-burst yung tie nila at GG na sila. Wala. Eh, hindi, may buyback na eh. Wala. Hindi, may buyback, pero walang pera. Ay, bumili. Bumili ng Satanic eh. Siguro mag-ip. Ngayon, siguro magpa-farm yun, Matic. Farm lang muna. Tama. Magpa-farm lang pang buyback yun. Oo nga, no? Sa tingin mo dati, di muna siyang bumili ng Satanic doon? O, rekta na? Okay lang. Oo. G na yan, no? Pero ito na, alam nila, alam ng Fnatic na wala na ditong Aegis of the Immortal at maghahabol sila rito hasta may ispatan. PKB, hindi ka ka, TP, ano PKB, ano yun, na-late? Nagkaiba yata na posisyon, nasa na yung mga tropa ko? Ay, kailangan ni-relocate, save out. And takbuhan na ito. Ano na kagad to? Flow na creeps. Bottom, top, kanya-kanya na muna.
Ang gulo nung ano ha, ang gulo ni Tiny doon ha. Nag-BKB-TP, tapos nilakad. Mali yata kasi. Hindi, nauna niya ng TP, hindi siya nakapag-BKB. Ah, okay. Dako, naduel, naduel, Chief Armel! Chief Armel! Boy, boy, buhay! And sino ang mamamatay? Si Henry Yu. And ako po, nadamay pa. Kanina kanya-kanya na. Madadamay pa yun. Nahabol, grabe habol ni Chief Armel. Oo, grabe. Commit na commit siya. Ags din ata. Ags. Uy, naku, may post. Naiihina, guys. The pressure is on. FPS drop daw. The pressure is on. Paano na yan? Paano na? Saka ba? Saka ba? Oh. Oo nga, oo nga. Saka ba? Ah! Grabe yung comeback to comeback eh. Kaya nga eh, tatanggalin mo yung kabit, hindi ka tulad ni Eric eh. Di ba? Yung mga kabit kasi pinag-ini-stay eh. Ini-stay. Pag ini-stay mo talaga yung kabit, wala. Hindi, kasi nakita kita mag-ayo, Eric, ganun din, puro kabit. Oh, puro kabit. Gumanda yung buhay nung tinanggal yung kabit. Feeling ko ha, ayan na, yun na yung bop. Ayun yung bop, nagbop pala siya. Yung aso. Pero feeling ko, kaya ganun na nangyari sa may Tiny. Alam mo kung bakit. Nadagdagan na isang clickable yung item. Yung sa Tanic, in-adjust niya. Kung saan nalagay yung ano. Ay, nalito siya. Di ba? Oh, madalas yung mga pro player, hindi maiwasan yung pag may bagong click na item. Siyempre, i-switch. I-switch mo doon sa mga ginagamit mo laging pindutan, di ba? Ako, nag-gets ko na eh. Nag-gets ko na kung bakit eh. Kasi pinindot siya kagad yung sa Tanic eh. Nagulat nga ako, nag-TP siya. Tapos nag-BKB siya, no? Na-realize siya hindi siya napag-BKB-TP. Isip mo, napahamak yung mga tropa mo dahil sa'yo, no? Oh my God. Uy, pero meron ng aga ni Shifter. Si ano, ha? Hindi na matatakot yung Tiny Maverse. Si Abeng. Si Abeng, oo. Abeng is the way. Abeng, Mampusti, Yusuf, Manalo, De Leon, no? Mangilog pa. Eto, sa tingin mo, pwede sila mag-relocate dun sa may ano, base? Basag-basag? Guro ko naka-divine. Ay! Raven? Nasaan yung mga tropa nito? Malayo! Ubus yung patasam! Pero 2 seconds stand. Magagamit dito yun. Hasta! Nirelocate out ka agad. Maaga? Maaga masyado kasi nagpop na sa Tanic. Pero mukhang palaban naman yata sila dito. 50 seconds. Yung Sun King. Haharap ito si Hasta. Ang SK eh. Ayun o, dalawa o. Oo! Pero meron ng AOE. Rest the attack. Oh. Pero kalahati na buhay. IO. Tingnan natin dito. Jumps. Delikado rin. Pero mamamatay yung IO. And cheaper man with the dominating streak. May buyback naman yung IO. Kaya okay lang. May buyback. Oo, may buyback. Kaso sabi ng fanatic dito, nakakatakot. Itayin na lang muna ulit natin Aegis. Tayo naman ang... Wag na natin ulitin ang ating unang pagkakamali. Radiant are scanning. Ito, maganda. Pag naka-repression na si Chief Armel. Unlimited na ano, no? Last kill, marami siya. Yun, Scuddy. So, tama Scuddy, to. Maganda. Magandang parang item choice. Para kay Raven. Totoo. Yung satanic dito nito si Tiny, hindi agad-agad puno yung buhay niya. Tanong kung may oras. Madalas kasi pag late game, minsan yung mga player nakakalimutan ng mag-time. Ng Roshan. Ng Roshan. Pwede na lang yung mga team na nagka-time talaga ng maaari. Pero kailangan nila may orasan yan. Pero kung dyan naman yata sila maglalaro na lang. Sa may Roshan. Sa may Roshan na talaga. Yan yung kailangan nila. Kailangan nilang vision. Well, alam nilang may mga kanya-kanyang buyback pa. Yung buyback dito, importante din guys. Ito, gusto nilang unahan yung duel gagamitin. Pero mukhang hindi magiginap yata yung damage nila dito. Wala yung masyado yung damage yung Tiny. Oy, napatay na si Chibarme pero may buyback yan. Yun yata talaga gusto nilang gawin. And mamamatay ito si Abeng. Oh my God, next target ito si Jabs. Yung Tiny, humahampas ng todo-todo. Masakit yung palo niyan, ha? Pero si Jing. Si Jing, yung delikado. Hasta, wala ka ng tropa. Yari yata, pero hindi, napabuyback na yung tatlo. Lalaban sila rito. Kaya pa mabuhay, hindi nabuhay yung Tiny. Ang sakit ni Jobs, doon napunit si Tiny yung first kill. Level 27 na rin kasi, mayroon yung talent niya, 25. Ang sakit ng Whirling Death dyan.
And dieback yun, SK. Tiny na lang yung natitira, pati itong Weaver. Ayo, kaya pa ba nila? Ayo, dieback din. Dieback din yung ayo. Yun, shoutout sa may PNX Betlopon community. Baka naman. Baka naman. Voucher baka lang. Naman, oo. Sa mga hindi pa kayo nakakasali, guys, alam nyo na, PNX Bet ng Lopon community. Pasok lang kayo dyan. And ito, tira natin. Fanatic, kahit na muntiga na sila kanina. Fanatic is doing it talaga. Fanatic is sabi doing it. Pinakabalang. 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 Kaya grabe yung kabada yun, ah. Grabe ka ba na yun? Muntik ka na talaga? Oh, hindi, muntik na talaga sila kanina. Oo. Piling ko, naging matapang lang sila doon sa Ages of the Immortal. Isa't isa na yun eh. Walang buyback si Chief Armel, walang buyback si Raven. May Ages of the Immortal ka. Angatan mo yun eh. Sobrang takot nung opinion kanina. May mga buyback sila. Yun na yun eh. Oo. Kaya ka nga nag-Russian eh. Para magkaroon ka ng advantage doon. And yun na yung mismong, ano mo eh. Chance. Yun chance mo nila eh. Para manalo. Kaso hindi nila kinagat yung kanilang break, guys. At sila yata ang mabibreak ngayon dito. Lalong-lalo na itong si Asta. Oh, na-break. Na-break nila dito yung passive nito si Timbersa. Pero iba yung inuna na itong si Enryu, si Raven. Kaso nakapag-BKB yan. And Enryu, mawawasak siya rito. Asta, normal. Pero hindi niya kaya. Kulang sa damage. Ito yung problema pag hindi ka rin nag-critical. No, wala rin siya ng Chrysalis. Makakite na si Tiny na so tuluyan. Daedalus, kulang na kulang ba? Wala, kunat na rin sobra ni Jabs. Ba't ganun parang dumami na yung item? Kanina na burst down siya, pero ngayon hindi na. MGG tinawag na, what a game! What a series! OB Neon and Fnatic. Ha! So, napakalupit ng performance both teams. Tama lang di tayo tumaya sa time saving. Shadow tayo na si Silaw. Nagsasayang na eh, no? Ayun, nakahinga rin si Chiparmel, oh. Sa wakas, sabi niya, muntik na tayo doon, ah. Muntik pa. Oo, yung bop talaga nung aso eh, no, kakaiba. Pero ito rin, no, may bop din si ano eh. Ang nagpatalo talaga doon yung kabit. Kabit? Yung ayo sa baba. Yung kanina sa kabit, no? Pero feeling ko talaga yung decision nila na hindi mag-high ground doon sa may Aegis of Immortal nila. Now, alam nila walang buyback yung kalaban. Yung walang buyback si Armel. Sila. Walang buyback si Chaos Knight, si Raven. May Aegis sila eh, ewan ko pati sila may ground. Ano na yun eh? Sugal na yun eh! Hindi, siguro, iisip nila. Ang mindset nila, farm tayo konti kasi lamang na tayo. Pero hindi, pero dot na-risk nila. Ako, dot na-risk nila. Oo. Kaso hindi, na, syempre hindi natin. Hindi tayo, hindi tayo. Nakikita natin yung buong nangyayari. Tayo pero nakikita natin sila hindi. Sila, so, limited lang yung kanila nakikita. And yun yung naging kanilang decision call doon, decision. Ay, grabe yung performance doon ng both teams. Ha? Muntikan na. Grabe yung kumalog talaga yung mga bet ng mga iba dyan. Kasi no? Yung game 1, game 2, masyadong one-sided. Oh, one-sided eh. Pero itong game 3, kita naman natin Diket. Na nanlaban talaga itong nanlaban. Muntikan na. And yun na nga guys, yung ating series ngayong araw. Last series na yan ng Upper Division dito sa Southeast Asia. Mamaya, marami pa tayong mga games. Meron pa tayong EU region. Napakatindi rin ang babaka dyan. Oo naman. Tundra yata, and Entity, yun din. Mamaya, mapapanood nyo po yan. Bukas, meron din tayo mga bakbaka ng Southeast Asia. Yun ata inaabangan talaga ng mga tao. Mm-hmm, TPC totoo? Ng Southeast Asia. Oo, and Lilgan, I think Lilgan versus Talon, yung maglaban bukas. Wala tayong first series bukas, guys. Na-adjust yung unang series. And then, meron din tayo na Upper Division naman. Makikita na natin ng bagong Execration. Bagong lineup. Bagong lineup ng Execration versus Team SMG, Bimbo and the Squad. Prediction, Kuya Nick. Sabi ni Bimbo, ano yung PM sa'yo, Kuya Nick? Ano bang nangyari sa Execration? Ano bang nangyari? Burger sa akin yan, sabi ni Bimbo. Burger sa akin yan. Parang naririnig ko yun, ah. Burger sa akin yan, sabi ni Bimbo. Si RR may sinabi din. No? Ano sabi? In-interview. Pag-akit ko in-interview siya, ang sabi niya, sino daw yung top 1, top 2? Sila daw. Uy! Sila daw. SMG. SMG? Alam mo, sila daw nasa baba. Boom! Boom daw yung nasa baba. Boom nasa baba! Tama nga naman. Siyempre, kung gusto mo nang mag-predict, yun na yung pinag-predict. Predict mo lang, ha? Boom! 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 Nasa baba! Burger boom. Nga yun! Magsama-sama. Burger! Sama-sama daw sila dun. Ang mga T1. Uy, grabe naman. Grabe si RR. Grabe si RR dun, ha? Magandang makakita bukas yan, di ba? SMG Execration. And then yung the rest. Sa tingin ko may laban yung boom sa Sabado yata, guys.
So abangan natin lahat yan, no? Pero yun na nga guys, tapos na ang ating series. Fnatic winning yung bakbakan nila against OB niyo. Ano naman sabi mo ron, Jules? Napaka-gandang laban. Yun. Yan ang mga maaabangan natin. Basta DPC guys ng Southeast Asia. Pero syempre marami pa tayong laban na aabangan dapat. Hindi lang ito. So abang-abang lang kayo sa mga schedule. Tsaka syempre like and share nyo na itong page na ito. Makita nyo mga update. Si Pao. Baka naman triple choco. Baka naman Pao. Ayan o. Kami nag-cast, no? Kami nag-cast. So triple choco. No? Grabe ang Fnatic ng pinakabalang guys. Pero ano nga, maraming salamat. And kita kasi tayo maya EU, pati bukas Southeast Asia. So kami magpapaalam na. Paalam mga sir, maraming salamat.